Casinos and then one team they thought my part of the semifinals. We're about to find out. This is still quarterfinals game. That's called him in. First, Platinum Karaoke. From the ball at number 18, it's Hiram Bagatti. From Kansas City at number 26, J.R. Alfonso. From Batangas at number 20, Chris Chavez. From Bulacan at number 32, Yuger Andrada. Coach of Platinum Karaoke is Coach Antonio Tamilando. I'm going to have Kalaban. Barangay Hinebra San Miguel. From Mandawi City, Subu at number 9, Mighty Cabajo. From Guagua, Pampanga at number 25, Martin Gozum. From San Pablo Laguna at number 20, Dennis Villamor. From Pangasinan at number 29, Leo Navella. Coach of Barangay Hinebra San Miguel is Coach Kurt Collier. Our officials for this game, roll down Junichu and show up. This game is under the regulation and supervision of the Games and Amusements Board. Coach Anton Altamirano sees a lot of Carl Dehesa in Hiram Bagatsing. Yung small intangibles na nabibigay ni Dehesa, yung intensity sa depensa, leadership and maturity and na ibibigay daw ni Hiram. Something that they really needed and hopefully siya na daw ang missing piece dito sa Platinum, gentlemen. We've seen Hiram play before, cerebral player ito, no? Complete player para sa akin. Small intangibles. Yes, yes. Malaking shoes talaga yung kinakailangan punuin nung nawala itong si Carl Dehesa. Oh, yes. Diba? He's one of our premier 3x3 players na talaga namang binuhos yung kanyang talento sa 3x3. Pero kalaban nila ngayon, kahit na 3x3 ito, yung NSD, Never Say Die Spirit, ng Barangay Hinebra, we've seen that in the previous conferences as well. At ang maganda rin sa Barangay Hinebra, nung unang mga legs, hindi ganun kaganda yung pinapakita, but slowly improving. And then ngayon, dinagdagaan nila ito. So, si Leo De Vera. Leo De Vera, isa sa mga malalaki, pero very versatile din eh. Pwede tumira sa labas, nakaka-rebound, nakaka-depensa ng mas malaki. Ito naman, Platinum, mapapansin, more or less, pare-pareho yung lineup nila. Bagatsing, missing that long bomb. 1-0, Platinum on the board already. Inside to Kapaho, agawa ng bola. He recovers easy layup. Hustle ang pinakita doon. Nalito mo itong Platinum, isa sa mga team talaga na talagang every time merong legs dito sa PBA 3XD, sila yung tinitingnan, isa sa mga favorite teams. Kasi yung approach nila, no, isa sa mga pinakamahusay na pick and roll play, pati yung pag-feed sa mga shooters from the outside, di ba? At ang lalaki nila eh, with Andrada, di ba? And then De Chavez. You know, these guys can shoot from the outside and they can also defend the perimeter. Napaka-importante yung pwede ka mag-defend ng perimeter. Pero si De Chavez, hindi na-defend yung tira doon ni Kapahog that time. Ang Hinebra, abante na rito, 3-2. Si tira ng malayo. Wala. Subok ulit ang Barangay Hinebra. They go to the veteran. You gotta love that power dribble, no? Of Dennis Villamor. Alam mo kung sino talaga yung coach nito ng Barangay Hinebra. Isa tinuturo ni Coach Kirk Collier yan eh. Big man move. And another big man here in Yudien who moves really well without that basketball. And him and Alaban, interchangeable kasi sila eh. Yes. Both big men na malakas sa loob, pwede rin tumira sa labas. At ang ganda nung kanilang pinapakitang teamwork with their teammates. So, tinan mo yun, no? Alam mo na maaaring dun papunta eh. Pick and roll talaga eh. But a good coach in Bobby Knight once said, even if you know what I'm gonna do, it's the execution that counts. Correct. Diba? Diba nga nung naglalaro si Michael Jordan sa Chicago Bulls, alam naman ng lahat sa last day pupunta kay Michael Jordan yung bola eh. Pero, hindi mo mapigil, diba? Tabla tayo sa 4, under 8 minutes left to play here. And, oh, Alabanza missing a gimme.
Hindi ako sanay na walang headband to si Leo De Vera. Oh. Na naglaro previously for the Sista Super Sealers. That's right. At isa yan sa calling card niya. Nasa calling card niya yung shooting from the outside. 7:41 left here. Nabla tayo sa 4. Chiki Reyes po with Domoy. And napapanood niyo po kami on One Sports, PBA Rush, and Smart Giga Play. LDV. Short pass to Mikey. That basket is good and he'll get a bonus free throw. Ganda ng ball movement na naman itong Barangay Ginebra. Ikot ng bola, hanap ng espasyo, have that. Hindi sila ganun kalaki ah. Hindi. Kukunan itong Barangay Ginebra. Ngayon nga na lang talaga sila lumaki nung nakuha na nila itong si Leo De Vera. But prior to that, hindi yung mga players nila were not that tall. Maliliit eh, di ba? Oo eh. Kabaho, open for that too. He nails it. Check this out, Ginebra up 7-4. Let's see, palitan muna dito. Upo muna si Yutien. Check this out. Extra pass, good feed, good two. Hand off to De Chavez. Here comes Chris. Back to the basket. Mabihira na ipasok pa yun. Alam mo, magugulat kayo. Pag tingnan mo ito si Chris De Chavez kasi, kung yung mga tira niya paminsan, parang saliwa na at lahat, pero pumapasok pa din eh. Shooter talaga eh. The chat is missing from the corner. Dennis, labas muna kay Martin. Ah, alam ni Hiram. Alam ni Hiram yung ginawa niya doon. I'm trying to be physical pagdating dun sa defensa. But sometimes, yung tulak na ganun, pag wala pa sa posisyon. Pagdating sa ilalim, pag nag-dribble na yung kalaban, yun, pwede yun. You know, a lot more physicality. Parang a horse yung tira doon. Falling down. If you could reverse. Give us a score for degree of difficulty. Ayun na, siguro pinakamataas at least for this weekend. Nice feed again, De Vera. Favorite niya hanapin dito si Kabaho. Ha? Ginebra by 4-9-5. Extra nice pass to Andrada. Yun yung sinasabi ni Coach Anton Altamirano, yung hinahanap nila dito kay Hiram Bagansing. Yun, also that leadership. Kasi pag ginagawa mo yung intangibles, nakikita yun ang mga kakampi mo eh. At gaganahan din sila. At ma-inspire mo silang gawin din. Dom, ganun kabilis, oh. 3 straight points coming from Platinum Karaoke. They're down by a point here. And may foul na itatawag dito kay Mikey. So, team fouls natin. 4 for Platinum, 2 for Barangay Ginebra. Nine to shoot. Dennis takes it over to Chavez and he makes it. Hindi inaakala ang depensa ng Platinum. Natitira ng ganun-ganun lang ito si Villamor. Dahil doon, lamang ng tatlong Barangay Ginebra, 11-8, De Chavez. He gets the bounce, nabawi agad. Uh-oh. Yung game talaga nito si Chris De Chavez, napakahirap mapigilan sa 3x3 eh. Dahil ang bilis ng ikot, hindi niya kailangan masyadong tumakbo up and down. Uh-huh. And he's tall and he can do so many things in the half court. Alam mo, pag naglalaro yan, nung may crowd na tayo sa Big Dome, yung mga taga Batangas, ha, kasama yun, nanonood palagi. And ito, Alabanza, inside. Oh, banggaan sa loob and Alabanza is down on the floor. Nahawakan yung kanyang tuhod. Mukha nagkabanggaan sila ng tuhod. And we'll see. Still down on the floor. Alam mo, matibay itong si JR, ha? But hindi ko masasabi, no? Yung contact. Ayun! Oo nga. Knee to knee. Oo, eh. At yun paminsan talagang delikado, eh. Yung contact na hindi mo masabi, yung incidental contact, and you lose your balance. And you're not ready for it, di ba? Correct. Buti sana kung alam mo kung saan manggagaling. Eh. And no bad intent coming from De Vera. Going after the ball. So dito papasok, Dom, yung ano, no, conditioning ng players, yes. Di ba? If you're prepared for the grind. Yun ang panlaban mo eh. Di ba?
it's hard not to get hurt kung wala ka sa kondisyon. That's right. And you gotta love that, the gesture of LDV checking on Alabanza. Magkakaibigan niya pa ngayon eh. At one point, magkakampi rin yan sa mga ibang liga. We'll try to alam mo, see. Magandang sinyales na natin naglalakad siya mag-isa. Oo, di ba? Yeah, on his own, that's right. For sure, makakarinig tayo kay Apple dyan mamaya ano, kung kumusta itong CJ or Alabanza. We are tied at 11. Huling quarterfinals match po ito para malaman natin yung papasok na huling team sa ating semis. Leo, pinangka ni UTN. No ID, no entry. Siniguradong hindi makakasaksak. Hindi, mahaba ito si Leo eh. He goes in. Sure basket na yan. Devera has it. Dennis goes in. Missed it. Tied at 11, 5:05 remaining. Parang ang dami na nating napanood na action. And we're only in the halfway mark. Oo nga, di ba? And halfway na rin yung score. Tsaka maganda dahil ang daming games natin doon. Umabot na tayo sa third conference. Even the crowd, they're used to watching PBA 3x3 already. Di ba? Hindi lang, yun talaga naman ang goal ng PBA 3x3, to be able to promote ating 3x3 basketball dahil it is, you know, it's very well known all over the world. Yeah. Players can really now make a career sa 3x3. Tabla sa 11, pero ito pag-usapan natin. From Barangay Ginebra, Martin Gozum kontra Zamboanga. Ang ganda ng ginawa niya rito. 12 points, 3 rebounds, 3 assists. Tama ka na lang, he's moving well without the basketball. Makikita natin na pag hawak ng kanyang mga kakampi yung bola, hindi siya basta nagsaspot up lang. He's moving well para mas mapadali. Not just for himself, but para dun sa kanilang kubunan. That's the reason why pati yung pagbabantay dito kay Martin, eh, ganun pati din rin. We got the halfway mark, Gozum. Wala. Ringless but not of the good kind. Sabi nga nila. Parang tira lang natin yun eh. Diba? Tapos pag dumulas tayo, dalawa. Basa. Si Simo, ref, palit nga ng bola, ref. The Chavez, that 2-0 drops. And Yuten, sinubukang i-save yun. Alam mo, matigas yung mga boards natin dyan. Eh. Ayan, ito maganda. Kita natin, babalik ito si Jira Alabanza. That's a good sign, indeed. Tsaka tumingin sa kanya si Yuten Andrada eh. Tapos sinabi niya, okay, sige, pwede ako. Meron na silang Dom, yung... Oh, but then again... Mukhang may nararamdaman siya. Sinubukan niya, pero mukhang may nararamdaman siya. And he is very upset. And maunawaan natin yun because he's playing a fantastic 3x3. At di, alam mo, yun ang isa sa pinakamalaking bagay, di ba? Pagka manlalaro ka, athlete in any sport, injury ang kalaban mo talaga. Yeah. Ang mabigat dyan is sa De Chavez course, every weekend tayo eh. Oo. Di ba? Every leg eh. 1 week lang ang pahinga. So we're hoping Alamanza will be okay. Meantime, Ginebra by a point. Hiram. Pinamaisahan doon si Villamor. And it will go to Barangay Ginebra. Under 4 minutes left to play in this quarterfinals match. Kabaho has it. Mikey steps on the brakes. Ganda nung abot. Oh, but he'll be missing it. Pero kita mo yung ginawa nito si Leo Duvera. Nakita niya, okay, mintis. Balik sa agad, trying to recover that basketball. And yung mga iba, pagka mintis, papalakpak pa eh. Tapos titigil. Siya hindi. Maganda ka niyan. Maganda makita ng mga batang nanonood sa atin. Ano? If you fail, go back. UTN gives it to Chris. Shot clock at 4. De Chavez. Pagpali de Vera. Kabaho. Wisely kicking it out to Villamor. Uh-oh. De Chavez for 2. And they're missing open looks here.
mabilis na yung ikot ng bola. They need to be able to take a little bit more time dun sa pagtira nila para mas mapaganda kasi parang nagmamadali ngayon yung mga tira nila. Minsan, no, alam nyo na what's at stake here. Eh? Matalo ka dito, see you next week na. Oo, tapos na. See you next week na. Pwede ka nang umuwi. Pwede ka nang mag-ball dito sa Robinson's Magnolia. We'll turn to Apple for this report. Yes, isang rebound play. Naramdaman ni Jer Alabanza na nag-twist yung kanyang kaliwang tuho. Tulad na nakita nyo kanina, sinubukan niyang bumalik, pero may pain daw talaga. So he went straight back to the box, gentlemen. Oh, wow. So that's what you don't like. Ito yun eh. Yung kanan ang tinamaan. Oh, ano? Pero, oo, oh, that's right. So, but sabi niya po yung left, baka naman pagtama dun sa kanan, na-twistin yung kaliwang tuhod eh. Kasi nga, pabagsak siya eh, di ba? Tapos natamaan siya. So hindi nakabagsak ng flat yung kanyang mga paa. Five. Joined the JR in the D-League and I know that face, that look of concern. UTN in. We are tied at 13, under 3 minutes left. Shot clock down to 4. Labas kay LDV. The 2-ball is short. Diba sinabi natin kanina nung 5-minute mark, 11-all yung scoring. Kita mo, in the last 2 minutes and 15, 2 points lang each team. Parang may parang tentative na, no? May pagod na rin. Pagod na rin. Andrada, back to the basket. Pinihitan si LDV and it's good. Plato na pa by a point. Goldo, kicks it out. Muntik matapik pa yun ni Hiram. Saka ka 2. Mikey gives the lead back to Barangay Ginebra. Iyon pala yung gusto niya. Yung all-over yung depensa sa kanya. May pat-ipat. Ginebra lang ang isa. 15-14, 2-15 left. Balik ni Hiram. Short jumper, wala. Tabaho gas it. We are entering the twilight zone. Gojo for 2. And he'll take free throws. Foul ang itatawag kay De Chavez. 7 fouls na itong Platinum Karaoke. Yun lang. You know, yun lang. So, and Gojo is taking his sweet time before he stands up. Ang lalim na nung hinga ng mga player natin dito. At yun, kumawag ng timeout. Itong Platinum Karaoke, tama din yung pagtawag nila ng timeout eh. Kasi lumipat yung momentum dito sa Barangay Ginebra. That's right. That's right. And you gotta give credit to that two-ball shot by Mikey Cabahog na contested pa yun, ha? So, tingnan natin, no? So, muna kay UTN na pihit. And then, oh, may depensa, no problem. That time, trying to force him to go baseline. But sabi niya, hindi, okay na to. Martin on the line. Yung kaliwete talaga, yung southpaw, ganda panoorin pag bumibitaw ng ano. Ng tira, no? No. Kaya naman si Coach Anan Kaidik, napakasarap iba panoorin eh. Iba yung ano, yung plangketa, yung parang may alulod. Yung kamay. Oh, nice save by Mikey. Tumama kay UTN and Andrada knew it. It's gonna be Ginebra basketball here. Remember, lamang ng 2 points itong Barangay Ginebra. Sino mananalo dito, papasok ng semifinals at makakalaban ang Meralco Bulls. Oh, magandang laban yan, ha? Mga veterano rin yan, sila Joseph Sedorita. But miscue for the red shirts. Chance here for Platinum to inch their way closer, even tie it with a 2-point shot. Dapat na yun si De Chavez dito. Inside to Andrada. Sinigurado yan. Villamol will take it. Won't make it. Pagkakataon ng Platinum to tie or take the lead. They go for the tie and he'll go to the line. Kita mo, ito si De Chavez putting his head down. Usually titigil na yan sa 3 points. Titila ng 3 points pero hindi. Wanting to take it strong. Yun yung maturity na gusto mo eh, no? Pero ito, very disciplined yung kanilang approach, looking for the big guy and rewarding UTN. Simpleng basketball. Pagka talagang nagkakaamuyan kayo, you're able to react dun sa binibigay ng depensa.
Tabla tayo sa 16. William Orr inside. Nice fake. Good defense by the Chavez. Chris will take the two. Laban sa rebound. LDV has it. Gozo. Naka LDV. Shot naka three. William Orr goes for the two. And he makes it. 18 to 16, 55 seconds left. Anong gagawin ng Platinum Karaoke? De Chavez has it. A second remaining on the shot clock. He has to throw it up. Binato! Pumasok! 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 Sinasabi natin eh. Tapla tayo sa 18! Oh my goodness! Pamisa, hindi mo talaga alam kung paano napapasok ni De Chavez yung mga tiro niya eh. LDV! Oh! Did he call back? That's a two! 2018, De Chavez for the tie! Oh! We are down to 20! Unahan sa 21! Gozum! Gozum has it for the win! And Ginebra! Ginebra will go to the semis! Wow! Alam mo, masasabi ko, one of the best 3x3 games na napanood ko, na cover ko. What a game! De Chavez binit yung shot clock. Pagkatapos nun, De Vera, pila banda. Tapos, De Chavez, sumagot ulit. Ito yun eh. Ito yung banda. Ito yun eh. Yan yung pambawi doon sa napakahirap na tira nito si Chris De Chavez. And then De Chavez knocking down another 2 points. And then, eto. Eto. Ang bigat ni Martin Gozum. That simple step back. Yun na yun, ano eh, no? Parang in move ngayon eh. Pero nakita mo, yung composure, ah, yes. Yung Barangay Ginebra. Even if things were going crazy, nakita natin, naramdaman ng mga nanonood, naririnig sa mga bosses natin, that so much excitement happening all throughout. Pero dun sa huli, yung pinakita nila, yung composure, and just going for that 1 point. Yes. Martin Gozum. That's right. Ang ganda lang kita. Pero ang best player natin sa larong ito, itong si Mikey Cabaut with 11 points and 4 rebounds.